Magaling clap ang bawat isa. Ganito ha. 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, magading. Okay, sa panga? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, magading. Okay, so meron tayong mga larawan dito. Maari nyo bang basahin ang kanilang mga pangalan? Dora, Sandra, Bea, Dara, Jenny, Ken, Jojo, Mer, Ronron, at Gary. Okay, mahusay, ilan kaya silang mga bata? Ilan? Saya? 10. 10, okay, mahusay. Ngayon, babalikan natin ang kanta. Ano ang tinatanong sa hulihang bahagi ng kanta? Easy. Sino ang pangalawa? Okay, sino ang? Pangalawa. Okay, kumplituhin natin ha. Mula sa kanan, sino ang? Pangalawa. Okay, kung titingnan natin ang mga litratong ito, saan ang kanan nyo? Saan? Dito. Okay, dito. So, mula sa kanan, sino kaya ang pangalawa sa kanila? Sino ang may ikaliwang posisyon sa mga bata ito mula sa kanan? Trisha? Si Sandra. Okay, mahusay. Ngayon naman, iibahin natin. Mula sa kanan, sino ang panglima? Okay, tingnan natin ha. Sino kaya ang panglima sa kanila mula sa kanan? Casey? Jenny. Jenny, okay. Si Jenny ay nasa ikalima o panglimang posisyon. Okay, isa pa ha. Mula sa kanan, sino ang pangpito? Sino kaya ang pangpito? Okay, Dea? Si Jojo. Okay, si Jojo ang pangpito o nasa ikapitong posisyon. Okay, baliktarin naman natin ha. Mula sa kaliwa, sino ang pangalawa? Sa nakaliwa nyo? Dito. Okay, so sino kaya ang ikalawa mula sa kaliwa? Trisha? Si Ronron. Okay, si Ronron naman ang ikalawa sa kaliwa. Okay, pamali naman. Mula sa kaliwa, sino ang pang-apat? Sino naman ang pang-apat? Seya? Jojo. Okay, si Jojo ang pang-apat mula sa kaliwa. Ngayon naman, ang mga salitang pangalawa, pang-anim, ano pa nga? Pang-apat? Pang-lima. Okay, tinatawag natin silang bilang panunuran. Ano nga ulit? Bilang panunuran. Okay, sa English naman, ito ay tinatawag na ordinal numbers. Tulitin nyo nga. Ordinal numbers. Para mas matutunan pa natin at mas maintindihan ang bilang panunuran, narito si Teacher Thea. Maraming salamat, Teacher Dane. Magandang araw. Muli, ako si Teacher Thea. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang pagtukoy sa posisyon ng isang bagay mula sa isang reference point. Pero, bago tayo magsimula, ano nga muli ang mga ordinal numbers? Naalala niyo pa ba? Sige nga. Sabay-sabay. Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Panlima, pang-anim, pampito, pang-walo, pansyam, at pansampu. Mahusay, naalala pa nila. Ngayon naman, tingnan nga natin itong mga nakadikit sa ating pisara ngayong araw. Ano kaya itong mga to? Taas nga ang kamay na gusto sumagot? Sige po. Mga crayons o mga crayola, tama. Ilang crayola kaya ang nandito? Taas po ulit ang kamay. 10 po. 10 o 10, magaling. Meron tayong 10 crayola na may iba't ibang kulay. Ngayon, bilang parte ng ating pagtatalakay, tayo ngayon ay magta-treasure hunt. Wow, excited na ba kayo? Sige, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. At sa loob ng 5 minuto, maghahanap kayo ng mga bagay sa inyong paligid na kasing kulay nitong mga crayola na nakadikit sa ating pisara.
isang bagay kada isang kulay lamang. Ang mga bagay ay maaaring personal ninyong gamit o yung mga bagay na galing sa inyong bag. Maaari rin mga gamit sa ating paligid na maaaring hiramin. Naunawaan po ba yun? Opo, teacher. Naunawaan? Tingin po? Ayan, sige. Dahil dyan, simulan na natin ang 5 minuto. Thank you.
pagsibalik sa inyong mga upuan. Ayan, handa na ba? Sige po. Ayan, handa na. Sige. Kumpleto na ba ang mga gamit na may iba't ibang mga kulay? Opo, teacher. Kumpleto na po ba? Patingin ulit ng thumbs up kung kumpleto na. Okay. Ngayon naman ay ilalagay ninyo ito sa inyong harapan na nakaayos at sunod-sunod kagaya ng mga krayola sa ating pisara. Naayos na ba mga gamit? Sige po, simulan na po natin ayusin. Ayan, naayos na po ba? Opo. Ngayon naman ay sabay-sabay natin sabihin ang pagkakasunod-sunod ng mga kulay ng mga bagay sa inyong harapan mula sa kaliwa. Ano nga ulit ang kaliwa? Kaliwa ay left. Sige nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Pula. Pula. Kahel. Dilaw. Dilaw. Verde. Verde. Azul. Azul. Lila. Rosas. Kayamanggi. Rosas. Itim. Kayamanggi. At putih. Itim at putih. Eh, sabay-sabay nga ulit, pero simulan natin sa kanan. Okay po ba yon? Sige, sabay-sabay po. 1, 2, 3. Puti. Puti. Itim. Kayamanggi. Rosas. Lila. Azul. Verde. Dilaw. Kahel. Dilaw. At pula. Kahel at pula, mahusay. Ngayong naayos na ang mga bagay ayon sa kulay, magbibigay ako ng mga tanong at itataas ninyo ang bagay na sagot sa aking tanong. Naiintindihan po ba yon? May katanungan po ba? Okay, wala naman. O, simulan na natin. Ano ang kulay ng pangatlong bagay mula sa kaliwa? Pakitaas po ang inyong sagot. Tama, dilaw. Sunod naman, ano naman ang kulay ng pang-apat na bagay mula sa kanan? Pakitaas po ulit ng sagot. Rosas, ayun, magaling. Eh, ito naman kaya. Ano naman ang pampitong kulay ng bagay mula sa kanan? Taas nga po ulit. Ayun, verde. Tama na naman sila. Ito. Ano naman ang kulay ng bagay sa panlima mula sa kaliwa? Anong kulay ng bagay na yun? Taas po ulit. Ayan, azul. Ito naman. Ano naman ang kulay ng pansyam na bagay mula sa kaliwa? Pansyam na bagay. Taas po, taas. Patingin. Tama. Itim. Dahil dyan, bigyan nga natin ang sarili natin ng ang galing-galing clap. Naalala niyo po ba yun? Sige. 1, 2, 3. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing. Galing. Ayan, ang galing. Bago ko naman ipakita sa inyo ang mga susunod na larawan, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para ibalik
ang mga gamit kung saan nyo ito kinuha. Okay po ba yun? Opo. Sige. Simulan na natin ang 2 minuto. Ayan, mukhang okay na naman ang lahat. Sige. Okay na? Dahil dyan, pangalawang panuntunan na umayos na po. Maraming salamat po. Ngayon naman, tignan naman natin ano ba itong mga bagong larawan na aking pinaskil. Anong meron sa mga larawan? Mga hayop po. Hayop po. Eh, ilang mga hayop kaya iyan? Teacher, 10 po. Merong 10 o 10 hayop. Tama. Meron tayong 10 hayop dito sa ating pisara. Nakikilala niyo ba ang mga hayop sa larawan? Opo. Wow, alam daw nilang lahat yan, no? Ngayon naman, andito ba ang inyong mga paboritong hayop? Opo, teacher. Giraffe po. Wow, si Corinne. Nandito daw ang kanyang paboritong hayop. Ito ay ang giraffe. Ngayon, kung sisimulan natin sa kanan, pangilan kaya ang paboritong hayop ni Corinne? Taas po ang kamay. Una po. Tama. Panguna ang giraffe kung sisimulan natin sa kanan. E paano naman po kung sisimulan natin sa kaliwa? Magiging pangilan kaya ang giraffe? Magiging? Pansampu po, teacher. Pansampu, tama. Kung si Corinne ang paborito ay giraffe, ako naman ang aking paboritong hayop ay nandito rin. Ito ay ang pusa. Meron ba sa inyo mahilig din sa pusa? Patingin nga ng kamay. Teacher, ako po. Ayun, si Janelle. Mahilig din daw sa pusa. Yes, kami ni Janelle. Ngayon naman, kung titingnan natin ang pusa, pangilan kaya ito kung mula sa kanan? Pang-apat magiging po. Apat, tama. Kung kami ay mahilig naman sa pusa, sino naman dito ang paborito ay ang aso. Taas nga kamay. Ako po, teacher. Wow, mas mukhang marami ang mahilig sa aso ah. Ayan, si Dane. Mahilig daw sa aso. Sige, Dane. Kung sisimulan natin sa kaliwa, pakilan kaya yung aso? Pakilan kaya yung aso?
Magiging? Panlima po, teacher. Panlima, mahusay. Maiba naman, sino naman kaya dito ang mahilig o may alagang manok? Meron ba? Taas na ka man? Ako po, teacher. Wow, si Sophia, meron daw silang mga alagang manok sa kanilang bahay. Sige, Sophia. Kung sisimulan natin sa kanan, pangilan kaya ang manok? Magiging pangatlo, mahusay. Maraming salamat at mukhang naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayon. Dahil dyan, maghanda at makinig kay Teacher Pia para sa susunod na mga gawain. Bago tayo magtapos, dahil sa inyong pakikinig, bigyan nga natin ang ating sarili ng limang bagsak. Ayan, salamat! Salamat, Teacher Thea. Ngayon naman, matapos ang ating talakayan, titingnan naman natin kung naiintindihan ninyo ang tinalakay natin ngayong araw. Upang malaman ko kung lubos nga ninyong nauunawaan ang tinalakay natin kanina, isusulat ninyo sa isang malinis na papel ang inyong naiintindihan at ididikit ito sa spider web na nakikita sa harapan. Ano nga muli ito? Tama, spider web. Pagkatapos isulat ay itataas lamang ang kamay para pupuntahan kayo ni Teacher Pia at tutulungan kayo na idikit ang papel sa harapan. Naiintindihan po ba? Magaling, maaari na kayong magsimulang magsulat. Ngayon tapos na ang lahat na magsulat sa isang malinis na papel, titingnan naman natin ang mga sagot ninyo na idinikit natin sa spider web sa harapan. Una hanggang pansampu, mula sa kanan, mula sa kaliwa, posisyon ng mga bagay mula sa point of reference, pagbilang mula sa kaliwa o kanan, ordinal numbers, at pakikinig at pagbasa ng panuto. Mula sa inyong mga sagot na dinikit natin ngayon sa ating spider web, nakikita ko na naiintindihan nga ninyo ang tinalakay natin ngayong araw. Dahil dyan, bigyan nga ng limang bagsak ang bawat isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling! Ngayon naman ay pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga salitang nakadikit sa ating spider web. Handa na bang makinig ang lahat? Mahusay! Ang ating tinalakay ngayong araw ay ang posisyon ng mga bagay mula sa point of reference. Ginagamit natin ang mga salitang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, pang-anim, pampito, pang-walo, pang-siyam, at pang-sampu upang matukoy ang posisyon ng isang bagay. Ang mga salitang ito naman sa Ingles ay tinatawag na ordinal numbers. Mahalaga rin na makinig at magbasa ng mga panuto para alam natin kung mula sa kaliwa o mula sa kanan ang hinahanap sa isang posisyon. Malinaw na ba ang lahat? May hindi ba naiintindihan sa tinalakay ni teacher? Napakahusay ng grade 1 dahil sa ginawa natin ito, nakikita ko na lubos nga ninyong naiintindihan ang tinalakay natin ngayong araw. Dahil dyan, bigyan nga muli ng limang bagsak ang bawat isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon naman ay pakinggan natin si Teacher Juliet para sa ating susunod na gawain. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng laro. Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Ang pangkat nila Gian ang magiging pangkat A, ang pangkat nila Nina ang magiging pangkat B, at ang pangkat nila Lester ay magiging pangkat C. Ngayon, ipapaliwanag muna ni teacher ko ano ang mga gagawin. Nakikita ba ang hawak ni teacher? Opo. Ano ang mga ito? Mga baso po. Ahusay, mga baso. At sa mga baso ito, bawat basong ito ay may mga nakasulat na mga posisyon. Ang gagawin nyo lamang ay pagsusunod-sunod rin nyo ang mga posisyon ng basong ito
mula panguna hanggang pansampu. Ngayon, paano bilang? Pakaliwa, papuntang kanan. Nasaan na yung kaliwang kamay? Yan, magmumula ang bilang natin sa kaliwa, papunta sa kanan. Mahusay. Yan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang pagsunod-sunodin yung mga baso mula sa kanilang posisyon, panguna hanggang pansampu. At ang unang pangkat na matatapos ay papalakpak lamang ng 3 beses at itataas ang kamay. Teacher, tapos na po ako. Maliwanag po ba mga bata? Opo. Pwede na pong magsimula. Mahusay. Ngayon, hintayin naman natin ang ating mga kamag-aral. Ayan, natapos na ang pangkat A sa pangkatin Gian at natapos na rin ang pangkat nila Lester. Ang unang natapos ay ang pangkat nila Nina. Bigyan naman natin siya ng mahusay clap. 1, 2, 3. Mahusay! Ayan, titignan na ni teacher yung gawa ng bawat pangkat kung tama ba ang mga posisyon na iyong ginawa o ang pagkasunod-sunod ng mga baso. Unahin muna natin ang pangkat nila Gian. Panguna, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pampito, pangwalo, pangsyam, at pansampu. Mahusay! Bigyan nga natin ng mahusay clap ang pangkat nila Gian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Ngayon naman, ang pangkat naman nila Nina, titignan natin kung tama ba ang bawat posisyon ng mga baso. Panguna, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pampito, pangwalo, pansyam, pansampu. Magaling! Bigyan natin ng mahusay clap ang pangkat nila Nina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Ngayon naman, sa grupo nila o pangkat nila Lester. Panguna, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-syam, pang-sampu. Mahusay din. Bigyan natin ng mahusay clap ang pangkat nila Lester. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Napakagaling naman ang mga estudyante ko. Sapagkat naunawaan natin kung ano yung posisyon ng bawat baso mula pang-una hanggang pang-sampu. Bigyan natin ng lahat at ng bawat isa ng mahusay clap ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Ngayon naman mga bata, alam kong nauunawaan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Pero bago matapos ang ating aralin o talakayan sa araw na ito, magpapasagot muna si teacher ng worksheet. Ngayon naman, bago natin sagutan ng worksheet, ipapaliwanag muna ni teacher kung ano ang panuto. Ang panuto ay ulayan ng posisyon ng isang bagay na hinihingi mula kaliwa pa kanan. Sa anong posisyon nga ulit? Kaliwa, pakanan. Ngayon naman, tingnan muna natin ang bawat larawan at alamin natin kung ano-anong mga ito. Sa unang posisyon mula kaliwa, anong bagay na ito? Candy po. Sa pangalawang posisyon? Cake po. Sa pangatlong posisyon? Teddy bear po. Sa pang-apat na posisyon? Damit po. At sa panlimang posisyon ay? Takori po. Magaling. Ngayon, ang gagawin lamang natin sa worksheet o sa sagutang papel na ibibigay ko sa inyo mamaya ay kukulayan lamang ang bagay o ang posisyon na hinihingi sa larawan. Halimbawa, kulayan ng kulay kahel o orange ang unang bagay mula pakaliwa pakanan. Ano ang bagay na makikita natin mula kaliwa pa kanan? Candy po. Kukulayan natin ito ng? Kulay kahel po. Kulay kahel po. Or orange. Tama. Ayan. Ganito lamang yung gagawin natin sa worksheet mamaya. Halimbawa, kumulayan na ni teacher yan.
Magiging kulay orange na yung unang sobra po yung balat. Posisyon. Ayan. Ngayon naman, ang ikalawang hihingin ay sa ikatlong posisyon. Ang sinabi sa worksheet o ang sinabi sa panuto, kulayan ng bagay na sa ikatlong posisyon ng kulay lila o violet po. Inside. Kukulayan natin ng kulay violet or lila ang bagay na nasa ikatlong posisyon. Ngayon, naunawa na ba mga bata kung ano ang gagawin sa worksheet? Opo! Mahusay. Ngayon, bibigyan ni teacher ang bawat worksheet. At tandaan, bago magsagot, itaas ang kamay sa tuwing sasagot at gawin ng tahimik ang mga gawain. Diba? Kung may tanong man kayo at hindi naiintindihan sa worksheet, magtaas lamang ng kamay. Ibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang worksheet. Pwede na tayong magsimula. Sabi sa unang bilang, kulay ng pula ang bagay na pang-apat. So, bibilang lang tayo ng pang-apat mula sa kaliwa, papunta sa kanan. Kung ang ipukulayan natin, kulay, pula. Meron bang hindi naiintindihan sa worksheet, mga bata? Wala po. Sa ikalawang bilang, sinabi dito na kulayan ng asul ang bagay na pansyam. Sa ikatlo, kulayan ng dilaw ang bagay na panguna. Sa ikaapat, kulayan ng berde ang bagay na panganim. At ikalima, kulayan ng itim ang bagay na pangatlo. Taas lang ng kamay kung tapos nang gawin ng worksheet. Okay na, Ate Gia, pwede mo na ibaba yung kamay mo. At hintayin na lang natin matapos yung ating kapwa ka mag-aaral. Hintayin natin sila matapos. Ang lahat magsagot? Opo. Ipasa sa harapan ng mga papel at sasagutan din natin ng mga yan. Ayan. Usay. Ngayon naman, sasagutan na natin ng bawat bilang na hinihinging posisyon. At kukulayan nito depende sa hinihingi sa worksheet. So, ang una, ang sabi dito, kulayan ng pula ang bagay na pang-apat. So, sinong nais sumagot sa unang bilang? Ate Gian. O Gian. Kulayan ng pula ang bagay na pang-apat. Ano ang kula at ano ang bagay na nasa pang-apat na posisyon mula kaliwa pa kanan? Ano 'yan? Anong bagay na ito? Ribbon o lasso. Inside. Sa ikalawang bilang naman, ang sabi dito, kulayan ng asul ang bagay na pansyam. Nina, ano ang bagay na pansyam? Mula kaliwa, pa kanan. Sombrero po. Tama, bumilang tayo. Panguna, pangalawa,
pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pampito, pangwalo, pansyam. Ang bagay na na posisyon na pansyam ay sombrero. At ang kulay nito ay kulay asul. Blue or asul. Tama. Sa ikatlong bilang naman, kulayan ng dilaw ang bagay na panguna. Ano ang bagay na panguna mula kaliwa pa kanan? Lester. Lapis po. Tama, lapis. Ito ang nasa pangunang posisyon. Sa ikaapat na bilang naman, kulayan ng berde ang bagay na pang-anim. Gian. Ano ang bagay na pang-anim na kukulayan natin ng berde? Bumilang tayo ng mula sa kaliwa pa kanan. Bilang. Panguna, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Ano ang bagay na nasa pang-anim? Ito ay? Ate Nina, anong sagot? Tama, bola. Ngayon naman, sa ikalimang posisyon, kulayan ng itim ang bagay na pangatlo. Nina, ano ang tamang sagot? Sunglass po. Okay, sunglass. Bilang tayo? Panguna, pangalawa, pangatlo. Ang bagay na pangatlo ay sunglass at ang kulay nito ay itim po. Mahusay. Ang bawat isa ay bigyan natin ng mahusay clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Ayan, ang gagaling naman ng mga estudyante ko. At alam ko na sa araw na ito ay naunawaan natin kung ano yung ating tinalakay. Kung ano yung mga posisyon ng mga bagay mula kaliwa papunta ng kanan. Para naman sa ating takdang aralin, kumuha ng litrato ng mga bagay na nakahanay mula panguna hanggang pansampu na inyong makikita sa inyong tahanan. Siguraduhin ito ay malinaw at idikit ito sa isang malinis na papel. Maaari itong lagyan ng disenyo. Maraming salamat mga bata. Alam ko marami tayong natutunan, marami kayong natutunan sa araw na ito at marami pang matututunan sa susunod nating pagtatalakay. Kaya't huwag kalimutan ng inyong mga takdang aralin. Goodbye, class. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. See you tomorrow.